Ngayon, tambayan, patay na itong si Ricardo Silueta. Ha? Patay na itong bayan itong si Ricardo Silueta na kanang kamay ni Bantag itong si Ricardo Silueta tambayan. Itinakbo ito sa ospital dahil inatake sa puso ang kanyang kinamatay. Sa Bataan lang pala ito tambay, sa Bataan. Si Ricardo Silueta tambay ay wanted. Hinahanap siya ng batas kasama si Bantag. Si Ricardo Silueta tambay ay kasama sa kasama siya o isa siya sa witness sa pagkamatay ni Kapirsi Lapid. Diba? Kaya mula nung naglabas na ng warrant of arrest ang hukuman natin, hindi na ito mahagilap si Ricardo Silueta at saka si Bantag, sapagkat sila tambayan ay nagtatago na. Kung baga, hinahanap na sila ng batas. Ngayon tambayan, dyan lang pala ito sa Bataan, nagtatago itong si Ricardo Silueta sa Bataan lang. Diba? Sino ba tambayan ang unang sisihin dito? Unang-una tambay ng sisihin ito, yung nagkanlong kay Ricardo Silueta. Sino ba ang nagkanlong kay Ricardo Silueta? At sino itong tao na nagtakbo kay Ricardo Silueta sa ospital? Yan. Yan ang unang sisihin, bakit nilihim nila sa ating kapulisan? At bakit kinakanlong nila o tinatago nila si Ricardo Silueta sa kabilang ito ay wanted sila? Pangalawang sisihin ito ng bayan ang ating Philippine National Police. Sa kanila talaga itong bayan babagsak yan, yung pagkamatay kay Ricardo Silueta. Yan. Pangalawa, sa Philippine National Police talaga ito babagsak tao bayan sapagkat hinahanap nila si Ricardo Silueta. E dyan lang pala sa Bataan yan, bakit hindi nila nahuli-huli? Ha? Bakit hindi nahuli ng Philippine National Police itong si Ricardo Silueta sa kabilang taong ito ay wanted? Oh. Yan. Kaya ngayon, masisira na naman ang imahe. Sirang-sira na nga ang imahe ng Philippine National Police. Ito. Masisira na naman ang imahe ng Philippine National Police ngayon. Sa pagkamatay ni Ricardo Silueta, masisira na naman ang imahe ng Philippine National Police sa pagkamatay ni Ricardo Silueta. Kasi hindi na nahuli. Matagal nang wanted si Ricardo Silueta, hindi nahuli ng Philippine National Police. Diba? Pero sa panahon ni Duterte, papasok na naman tayo dito. Pag-uusapan na naman ito sa panahon ni Duterte. Pero sa panahon ni Duterte, maraming namatay na hindi naman wanted. Maraming pinatay sa panahon ni Duterte na hindi naman wanted yun. Yun ay pinagpapatay. Diba tambayan? Maraming namatay sa panahon ni Duterte samantala hindi naman sila wanted. Ha? Pinagbibintangan lang na sila isangkot sa droga. Pinagbibintangan lang. Pinagbibintangan lang taba na pagbintangan lang. Patay. Ha? Ang daming namatay sa panahon ni Duterte tambay, ang daming namatay. Napagkamalan lang, napagbintangan lang, naituro lang, naingusto lang, patay.
Hindi wanted ang bayan na, hindi wanted yun. Lahat ng namatay sa panahon ni Duterte ang bayan, hindi sila wanted. Ha? Hindi wanted ang namatay sa lahat sa panahon ni Duterte ang bayan sa war on drug. Hindi yun wanted. Dahil hindi po yun ang bayan na patunayan sa husgado na sila ay nagkasala. Yan. Hindi lahat ng pinatay sa panahon ni Duterte ang bayan, hindi po yun na patunayan na sila ay may kasalanan sa bayan. Hindi po yun na patunayan sa husgado na sila ay may kasalanan. Dahil hindi naman sila hinarap sa husgado o sa hukuman. Kung baga sila lang mismo ang nagdesisyon, kinitil nila ang buhay ng kapwa ko Pilipino sa panahon ni Duterte. Karamihan pa naman ang involved dyan, ha? Hindi ko nila lahat, ha? Karamihan pa naman ang involved dyan sa patayan sa war on drugs sa panahon ni Duterte. Ang involved ay ang Philippine National Police. Hindi ko nila lahat ang ating kapulisan. Pero karamihan dyan sila ang involved sa patayan sa war on drugs sa panahon ni Duterte. Hindi pa napatunayan ng husgado na sila ay nagkasala. Hindi sila wanted. Hindi sila hinahanap ng batas dahil hindi, wala namang judge na naglabas ng warrant. Hindi, wala nga ganun eh. Sa madaling sabi itong bayan, sa lahat ng pinatay ni Duterte, sa loob ng 6 na taon, ay walang due process. Yan. Hindi nabigyan ng due process ang lahat ng pinatay sa panahon ni Duterte itong bayan. Hindi nabigyan ng due process. Oh, di ba? Idinugtong ko lang ito itong bayan, pinapaliwanag ko lang ng husto. Kasi yung pagkamatay ni Ricardo Zuluita, wanted siya itong bayan, wanted, may warrant of arrest. Itinakbo sa namatay na lang ito sa hospital ay itinakbo dahil mayroon siyang sakit sa puso. Oh. Di ba? Oh. Oh, di ba? Nakita niyo na to ang bayan. Hindi malang nahuli ng Philippine National Police itong si Ricardo Zuluita, diyan lang pala sa Bataan ito nagtatago. Oh. Nakita niyo to ang bayan. Wanted yan, ha? Wanted. Hindi nahuli ng Philippine National Police. Mayroon ng desisyon ang korte, mayroon siyang warrant of arrest. Oh. 'Di ba? Kaya kahit sa pagkamatay ni Ricardo Zuluita tang bayan, kahihiyan ng Philippine National Police. Totoo tang bayan. Kahihiyan talaga ng Philippine National Police 'yan. Yang pagkamatay ni Ricardo Zuluita, kahihiyan niya ng Philippine National Police. Philippine National Police talaga itong bayan na ang unang sisihin. Dahil hawak nila ang warrant of arrest laban kay Ricardo Zuluita. Hawak ng Philippine National Police ang warrant of arrest ni Ricardo Zuluita. Kaya sila talaga ang una. Sila talaga ang unang masisihin. Maano talaga diyan? Sila talaga ang unang masisisi diyan, ang Philippine National Police talaga ang masisisi na naman diyan. Oh. Nakita niyo na 'tong bayan? Ang hirap pala hulihin 'tong bayan, no? Oh. Pero sa panahon ni Duterte 'tong bayan, daming namatay diyan na walang due process. Hindi sila napatunayan na sila ay nagkasala. Hindi sila napatunayan na sila ay sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Basta pinatay na lang itong bayan, walang due process. Yan. Kaya yes, sa pagkamatay ni Ricardo Zuluita, Philippine National Police na naman dyan ang masisira. Sila na naman talaga masisira dyan. Sila talaga itong bayan dyan. Madadamay talaga dyan ang Philippine National Police. Sa pagkamatay ni Ricardo Zuluita, madadamay na naman dyan ang imahe ng Philippine National Police. Totoo itong bayan, sinasabi ko. Totoo. Kasi sila naka-atang yan. Nasa kanila yung ano eh. Na? Sila ang mag-aristo dyan eh, kay ano, Ricardo Zuluita. Pero hindi na na-aristo, hindi na nahuli, namatay na lang. O, di ba? Namatay na lang si Ricardo Zuluita
hindi man lang nahuli ng Philippine National Police. Hindi man lang nahuli ng Philippine National Police si Ricardo Sulitan, namatay na lang. Diyan lang pala sa Bataan nagtatago yan. Diyan lang pala sa Bataan nagtatago yan si Ricardo Sulitan, namatay na lang. Hindi, namatay na lang si Ricardo Sulitan, hindi man lang nahuli ng Philippine National Police. Namatay na lang si Ricardo Sulitan, hindi man lang nahuli ng Philippine National Police. Kayo talaga ang masisisi dyan, sir. Kayo.